good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga listeners ng Oragon Hot Radio. At kanina nga po, si DJ Daddy Dimple ay siya po yung nag-intro, no? Dahil nga po, busy po ang kanyang co-host, Mommy Duties. Ayan. And welcome po, welcome sa tambalang DJ Anime and DJ Daddy Dimple, na kung saan po itatakel natin ang ating topic, no? Na ano nga ba yung sineselebrate natin ngayon? Of course, ang Valentine's Day, and tuwing Valentine's Day, of course, yung love, dyan talaga siya bumubuhos, no? Dyan natin nararamdaman yung pagmamahal ng bawat isa. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, pagmamahal sa boyfriend, girlfriend, pagmamahal na unconditional na pwede nating ibigay, at ang pagmamahal na binigay sa atin at ibinibigay ng ating Panginoon. Ayan. And of course, marami pa dahil pito siya, mga kauragon ko. At kanina nga, naumpisahan na ni DJ Daddy Dimple ang pitong types of love. Ano nga ba yun? Ito yung Eros, Philia, Storge, Agape, Lodus, Pragma, and Philautia. Ayan. So, teka lang, ito muna, papapasukin ko lang si Daddy. Daddy, andiyan ka ba? Andito ako, anak. Palagi nakabukas ang pintuan. Ayun. Dahil nga, Dad, ngayon, talaga na mga pag-aaksayan, pero mag-e-effort tayo na mabigyan sila ng information about sa kung ano nga ba yung pitong types of love na pwedeng maibigay natin, no, sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating minamahal, sa asawa, sa anak, 'di ba? May kanya-kanya pala siyang level, no, Dad? Lumilevel up din pala ang love. Kasi actually, guys, pag tinanong kasi tayo, alam lang natin na love. Alam lang natin na nagmamahal ka. Alam mo lang na tumitibok ang puso mo. Yung parang, pero hindi mo alam anong klaseng love yun. Yeah, ito yun ang ating ini-introduce ngayon. Kumbaga, isa-isahin natin para ma-identify mo. Yan, sort of identification kung ano yung feeling mo towards your brothers and sisters, ano yung feeling mo towards your parents, ano yung feeling mo towards your relationship. Yun ang ano natin goal ngayon para ma-identify natin, kasi marami pa rin sa atin siguro na hindi nila alam yun. Mas alam lang nila, nagmahal sila. So, pero bago natin nandidiscuss, since Valentine's Day naman, ikaw naman ang i-hotset ko ngayon. Okay. Oh, nako. Hindi. Magtatanong lang ako. Sure, Dad. Sure, syempre, sure. Siyempre naman, kailangan naman na talaga natin yan. Sabi nga dito sa kasabihan na dapat talaga natin. Love, you must have to show your love. Kasi pag sinabi mo ang love, pero wala ka naman ginawa. What kind of love? Diba? Kaya kailangan meron siyang expression. So, paano mo siya sineselebrate sa ngayon with your hubby or with your kids ang Valentine's Day? Alam mo, Dad, actually, dito talagang hindi siya ganun inaano eh. Alam mo yung sineselebrate? Hindi sila ganun ka... Yung basta yung ganyang mga celebration, parang baliwala lang. Siguro sa mga baguhan o yung mga tawag dito, mga teenager, yon yung mga bata pang mag-asawa, ganun, siguro masyado nilang pinapahalagahan yung yung ganitong mga celebration. Pero kami, since wala eh, basta kaninang umaga pagkagising, niyakapan. Nagsabihan lang ng kamusta ka, happy Valentine's. Kasi nga, sa ngayon, hati-hati. Tag-isa kami ng anak, pag natutulog, dun siya sa kabilang kwarto, kasama yung panganay namin. Ako naman, dito sa kabila, kasama nitong isa. Kasi wala, natutulog to sa aking dibdib. Kaya talagang pag hindi niya ako makatabi, hindi siya nakakatulog, iiyak siya. So yun, basta kaninang umaga, minsan kasi, gaya niyan, kanina nakalimutan niya na February 14, San
San Valentino dito, no? Valentine's Day. Wala, nakalimutan niya na pati date kasi nga kahapon may sakit siya. So kanina, parang ano lang, tinanong ko lang, o kamusta? Kamusta? Okay naman na daw, medyo mas okay siya kesa kahapon, ganun. Tapos yun na, sabi ko, happy Valentine's Day, ganun lang. Tapos niyakap niya ako, nagyakap ko lang, ganun. Wala na kami yung parang, kasi mga ano na siguro, mature-minded na na parang, okay, sige, hindi naman kailangan ng ano ng material things, no? Mm-mm. Just to celebrate. Pero before, nung mga bago kami, nagpapabook kami sa mga ano dito, yung restaurant, nung wala pa kaming anak. Kasi anywhere we can go. Alam mo yun, yung ngayon hindi ka pwedeng lumabas. O, kimchi, bawal lumabas. Pagka hindi ka nagkumpay ng batas. Correct. So yun yung celebration namin dito. Ano lang, parang ganun lang. Pero yung kasi yung typical na ano ko, napapansin. Ano yun? Hindi mo pwedeng sabihin na simple lang siya. Kasi kahit gaano kaliit na bagay sa tingin mo, or kahit gaano kasimple yung sa tingin ng iba. Pero ang pinaka-importante doon, yung meaning ng pagyakap, yung pagpahalaga ng yakap na yun, yun ang pinaka-importante doon. Yes, yes, correct that. Oo. Sabi nga nila, simple things matters. Matters a lot. So yan ang ano niya, kumbaga. Okay, sa akin naman, isishare ko rin yan sa akin. Ayan, babatin ko nga pala muna yung aking kambal na si Andrew Zips. Na nakikinig din po sa ngayon at saka yung kanyang boyfriend na nasa Pilipinas, nagpupuyat din o nakikinig din sa atin sa ngayon. Ayan, so binabati po natin yung kanyang boyfriend na si John Jay. Ayan, so yun po yun. Okay, so happy listening also sa mga kaibigan po natin nakikinig sa ngayon. At dito po sa ating group page, group chat natin kung sino man yung nakikinig dyan. Mamaya basahin natin yung kay Yams kasi sabi niya, kasalanan mo DJ, nanghingi ka sa akin, binigyan ako ng 1 kilometer. Ayan. So babasahin natin yan mamaya. Ganito yun naman sa akin kasi nasanay din naman si Mami. Di ba kagabi, tinanong mo ako kung paano ako magbigay, di ba? Yes, Dad. So di ba plastic? So ngayon naman, nasanay din siya ng mga surprises ko simula nung umuwi kami ng Surigao. So, mga 4 years ago. So, nag-abroad na pa siya ako dito rin. Tapos, sinusurprise ko siya palagi. Hindi ako nag-announce. Kumbaga, yun nga, surprise ka eh. Diba siya nga, i-announce mo pala, surprise nga. So, ganito yun. Kanina, talagang sinubukan ko lang. Ang nangyari, tanghali na mga 12 o'clock na dito. So, that's around 4 o'clock na sa Pilipinas. Tapos, sabi niya, tinawagan ko na, kinumusta ko. Nag-post lang ako sa Facebook pero hindi ko sila binati kasi dati talaga pagdating ng alas 6 ng umaga sa Pilipinas, tumatawag ako niyan. Yan kumbaga yun ang every now and then kasi gumagawa pa ng gaming game. So tumatawag na ako. So siguro na-feel niya, ba't hindi mo lang tumawag yung asawa ko? Pero may message naman ako, may text, may sabi naman ako sa kanya na ganito ganon, no? I love you, mua-mua, tig-tig-tig-tig-tig, ganon. Pati ganito, ding-ding-ding-bong-bong, ganun, I love you. So, pagka, yun lang nabasa siguro niya, tapos may post lang ako sa Facebook. So, ganun. Kasi di ba sabi ko nga sa'yo, ako yung show eh. Siya naman ay parang ano lang, tanga. So, pero deep inside, nandun, kaya nagmana yung illness namin sa kanya eh. Nagmana yung ildis natin. So, yung gano'n ang ildis. So, para bang ano, parang patago lang sila palihim. Pero sumpra na pala sa dibdib nila. O, puputok na parang vulkan. So, sabi pa niya, after naming usapan, hindi ko parang binanggit. Nag-happy Valentine's na ako. Tapos maya-maya bago na yung binaba yung telepon, sabi niya sa akin, wala kang surprise. Nasanay. Sabi ko, wala na. Tanda na tayo. Kailangan pa ba mga surprise-surprise na yan. Gusto mo plastic ulit. So, sabi na, grabe naman yun. Pag na tumatanda pala, ganun na pala yun. Mapalimutan niya yung surprise. Sabi ko, nasanay ka lang. Yung biniro ko nga,
So, wala mami, magtipid tayo, wala akong kwarta ngayon, ganito ganun. Tapos, yung pala, yung inorderan ko na magdi-deliver na ng ano, alam mo ba ang ginawa ko, anak, is pati anak kong dalawang babae, yung dalaga ko, binilan ko rin, at saka yung bunso ko, sa na lalaki, nagreklamo pa nga sa akin eh. Kasi, daddy, lalaki ako, ba't yung binigyan ng flowers? Ganun eh. Sabi na ganun. Ba't mong binigyan ng ano, sabi ka ng bata ka, yung ate ko. So, alam mo yung mga ganong surprises pa. So, nagulat siya kasi hindi talaga niya inasahan na gagawin ko. Kasi yung hapo na yun. So, yan yun ang ano. Yan naman ang ginawa ko sa kanila ngayon. Okay, so back to you, my partner. Ano? Ayun. Ako naman, Dad, nung dati, naalala ko pala, kung isa pa lang yung anak namin, naalala ko pala, one February 14, pag-uwi niya galing sa work, ano, may dala siyang roses. Kasi ako nga, sabi ko, hindi ako mahilig sa ganun. Ay, oo, tama, hindi ako mahilig sa ganun. Hindi rin ako mahilig sa mga chocolates, mga ganyan. Pero imbis na, ano, imbis na flower, talagang binigay sa akin isang paso. O, di ba nga, parang, o, sige, tanim mo yan. Pagkakaiba din, o, makulit din. Isang paso, kasi dati sinasabi ko, alam mo, hindi ka, ano, hindi ka sweet, yung mga ganon. Sabi niya, alam mo naman na hindi ako ganon. Siguro, natamaan siya nung nasabihan ko ng ganon. Aba, biglang nung nag February 14 ulit, ba, dinalhan ako ng roses, red roses, yun nga, nasa paso. Tapos doon, yung paso na yun, meron nung parang heart din na, ano, nakalagay din. Tapos binilhan niya rin ako ng chocolates. Eh, kasi naman dito, ang daming chocolates dito sa amin. Ano talaga, hindi talaga ako mahilig eh. Oo. Oh, pala, wala. Minsan, na-expired na lang, hindi ko kinakain. Kasi nga, hindi ako mahilig. Sabi kong ganun. Yun. Tapos, ano naman, minsan naman, yun nga, nagse-celebrate kami. Minsan, yung February 14, tsaka yung ano namin, yung anniversary namin ng civil wedding, pinag-iisa na lang namin. Minsan, dun sa 21, kasi yung 21 yun yung anniversary namin sa civil. So, yun, ipinagsasabay na namin, minsan, ganun. It's either February 14 or 21 kami nagsiselebrate para isang gastos din. Isang gastos. Tipid-tipid, hanggat kaya.